andito yung battery niya. Ang kagandahan sa mga gantong unit namin, sir, kung nasa taas po yung controller. Ba? Kasi ang purpose po niyan, ang controller po kasi hindi po siya pwedeng nasa lapag. Kasi pag ang lugar mo is rough road, may tendency na maaalog-alog yung controller. So, ang sunod nun, masisira yung controller. Kasi medyo masiselan po yung mga chips niya sa loob eh. Kaya lahat ng controller namin nasa taas po. Nasa taas talaga. Yes po. Safe na safe siya. Hindi siya nasa ilalim ng battery. Usually kasi nasa ilalim ng battery. Minsan may nangyayari na biglang full stop sila. Ang nangyayari, bumibigay po yung controller. Ayun, welcome back ulit sa aking YouTube channel kong Els Unley Bike. So, dito tayo sa main brands ng Reid Kingdom A-Bike. So, marami silang brands. Mayroon silang Marikina, mayroon silang Montalban. So, nakapag-vlog na rin tayo doon sa Marikina. So, ngayon, dito tayo sa kanilang main brands sa may Malanday, San Mateo, Rizal. So, kung gusto nyo maka-avail ang mga unit na 2 wheels, 3 wheels, and 4 wheels, yan, pwede kayong sumadya dito sa Reid Kingdom dito sa may Malanday, San Mateo, Rizal. So, no hassle dito pagdating ng after sales service kasi sila mismo ang mag-alaga sa mga unit nyo dito. Ayan. Dito sa Reid Kingdom, kapag dito kayo nag-avail, one-time investment kayo. As long as nasa inyo yung electric bike, continuous pa rin namin yung after sales service sa kanila. Kahit na ultimo 3 years, 5 years, as long as nasa kanila, sir, kung hindi namin sila pababayaan sa after sales service. Kahit hindi na sila under ng pre-service namin, we accept pa rin ng service po. So, ang kagandahan po kasi dito, sir, kung meron po tayong mga branches. So, less hassle din po para sa kanila. Kung may taga San Mateo, dito sila sa branch sa San Mateo. Pagkaroon ng problema yung e-bike, magagawa po agad. Ganun din sa Montalban branch natin, kung doon sila malapit, agad-agad din po ma-actionan yung e-bike nila. Ganun din sa Marikina, meron din po kami branch sa Marikina. Yun ang advantage kay Reid Kingdom Electric Bike kapag kay Reid Kingdom Electric Bike sila nag-avail. Less hassle. Kaya po sila mag-avail ng electric bike para makatipid sila. Dito sa Reid Kingdom, talagang makakatipid sila. Ayan naman, sir, kung yung ating 007B, RK-007B. RK-007B. Yan. Bestseller din natin yan, sir. Yan, mga cheaper price. Okay. Marami sila, talaga silang pagpipilian dito. Opo. Dito lang talaga sa... Marami talagang optional. Pagdating sa 3 wheels, 4 wheels, marami po tayong iba-ibang design. Anong best specs nito, Papa Jones? Bali, ang specs nito, sir, kung nag-range po siya ng 48 volts, 20 ampere. 48 volts, 20 ampere. Tapos, ang wattage ng motor niya is 650 watts. 650 watts. Price natin nito, sir, kung dati siyang 43,000. Ngayon, naka-promo siya for only 38,000 na lang yan. Pero, ang kagandahan naman dito, sir, kung mabitin sila sa power, pwede po tayo mag-upgrade up to 1,000 watts. Ano ba yun? Ino-offer nyo talaga sa client? Yes po. Tinatanong po namin si client kung may slope area ba sa lugar ninyo. Yun. Ngayon, kung may slope area talaga doon, hindi po namin nire-release ng stock motor. Kasi, masasayang po yung pera nila. May possible na masunog lang yung motor tsaka yung controller. Kaya minsan pagka mga customer like tinatanong talaga mga malalayong lugar, tinatanong talaga namin kondisyon ng mga daanan. Kung may paahon talaga, talagang sinasabi namin, sir, kung para at least aware sila. Ngayon kung may budget naman, diretso upgrade 'yon bago i-deliver. Kasi naman bumili ka tapos masira lang din, sayang din yung pera. Pwede siya hanggang 60 volts na battery. 60 volts. Pwede rin siyang 60-32, depende po kay customer. High ceiling na rin, no? Yes po. May kasama na rin po siyang trapal. Trapal. Ito yung mga ibang kulay, Papa Jones. Yes po. Meron po tayong blue, meron ito siyang blue, red. Yan, ito po yung available natin sa ngayon dito po sa branch na to. Pero sa kabilang branch, Montalban branch, Marikina, may ibang kulay din po yan. May ibang kulay pa. Dito tayo sa 4 wheels. 4 wheels. Anong model o anong tawag sa inyo dito? Ito yung RK10 version 2 natin, sir. RK10 version 2. Yes po. Siyempre, meron din tayong mini pan. Tapos sa signal light, same lang din. Meron din po siyang ilaw sa signal light. Okay. Tapos may underglow light na rin po siya. Galing, eh. Tapos meron na rin po siyang spare tire with trapal na rin po yan. Oh, with trapal. Tapos may headrest pa, oh. Yes po.
Tapos may compartment na rin siya sa likod, same din sa passenger seat. Maganda compartment niya, may ano siya, singawan. May singawan. Kung maglagay ka ng mga isda-isda, hindi makukulog, 'di ba? At saka naka-hydraulic pa, oh. Yung detachable compartment. Yes po. Naka-hydraulic na siya, kumbaga, para less hassle din. Oo, tama. Sige. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ayun. Automatic siya na siya. Babagsak ng biglaan. Bigla. Automatic siya. Ayun, oh, may gap yan, no? Ibig sabihin, hindi siya babagsak. Kasi with crown light na rin yan, sir, kung ha. Tapos may reverse camera na rin yan na kinakabit. Reverse camera, yes, crown po. Light. Okay, tapos naka Louis Vuitton pa yung mating. Yes. Parang Louis Vuitton. Tapos ang kagandahan dito, sir, kung 1,500 watts na yung motor niya at saka controller. So talagang powerful. Power, malakas. Just in case na magkarga sila or dumaan sila sa mga slope area, hindi siya talagang mabibitin. Talagang ahon kung aahon talaga siya. So anong procedure po natin pagdating sa charging? Sa charging natin, sir, kung lagi namin tinuturo sa customer before and after kailangan cool down ng battery. Ah, talagang. For example, galing tayo ng biyahe, tapos lobat siya, rest muna natin at least 1 hour. At least bago po natin i-charge. Kasi may possibility na kapag galing kayo ng biyahe tapos sinaksak niyo agad, magsasalubong yung boltahe ng kuryente natin saka tapos yung init ng battery. May possible na mag-bloated yung battery. Kasi ang lead acid, kahit pagdikitin mo yung negative positive niya, okay lang yan. Mag-spark lang yan, hindi yan masusunog. Okay. Hanggang sa mawala yung boltahe niya. Pero mag-bloated. Kaya mas... Kaya kung mapapansin nyo, sir, kung lahat ng mga e-bike talaga, lead acid ang ginagamit kasi safe siya compare sa mga lithium. So, before and after, dapat cool down po. Cool down. After nyo i-charge, 15 minutes or 30 minutes, pahinga muna bago gamitin. Bago gamitin. Para hindi po talaga mag-bloated yung battery or bumagsak yung voltage ng battery. At saka tatagal yung battery. Lifespan ng battery. Tsaka hindi rin po siya advisable, sir, kung na cha-charge mo siya, gagamitin mo, cha-charge mo ulit. Ah, oo. Dapat i-drain talaga? Hindi o po siya... Tayong... Hindi po siya totally drain. At least mga... 1 bar? Mga gano'n? 1 bar or 2 bar, pwede nyo na po siya i-charge. So, dapat wag talaga i-drain? Yes po. May mga ibang kulay pa nito, Papa Jobs, ano? Yes po. Meron po tayong mint green, meron po tayong red, black, tapos... violet. So, kinaganda nito, na-adjust yung armrest. Yung armrest niya, nare-retract po siya. Senior citizen, di mahirap, sumakay at bumaba. Yes. Buntis, lalo buntis. PWD, di mahirap. Di ba? Kasi iangat mo lang. Pag sumakay ka, pag bumaba ka, iangat mo lang din. Yes po. Ganon. Tsaka ang kagandahan, sir, kung pagdating sa legroom niya, hindi siya ganon kasikip. Maluwag tama, pa. Ako, 5'5 ako, sir, kung... May yan. Gap pa talaga. May gap talaga. Hindi mahirap. Ganon din sa driver seat, sir, kung... Yan. Malawak. Malaki, malawak. Pwede kang bumuka ka, pwede kang gumawa. Tama nga, Tapos, digital na rin yung indicator niya. Digital na rin po siya, sir, kung... Digital na rin yung panel. Yes po, naka-digital na po siya. So, yung battery voltage, yan po yung makikita nyo dyan, tsaka yung speed. Anong pinagkaiba doon sa... Steering wheel at saka nakalook? Bali, sir, kung ito kasi, ang accelerator niya, ito. Throttle po siya. Compare doon sa steering wheel, talagang... Nasa paa? Opo, pedal. Parang kotse na talaga. Parang kotse na po siya. Pero... Same pa rin po sila, meron po siyang neutral, tapos reverse drive. Okay. So just in case mag-park po sila, basta naka-switch ng neutral po yan, galawin man ng bata, safe pa rin po. Okay, dapat naka-neutral talaga. Yes po, para kahit anong piga ng bata, hindi siya aandar. So dito tayo sa, anong pangalan nito, Papa Jones? RK03 na version 2 natin. RK03 na version? Version 2 po. 2? Yes. Yun. Ano namang mga basic specs nito, Papa Jones? Bali, almost same lang din sila ng version 1. 100 watts din po siya. Tapos, ang kagandahan lang dito, disc brake po siya, front and rear. Kasi yung version 1 natin, harap front lang yung disc brake. Ito, harap at likod. Harap at likod na po siya. Tapos, siyempre, parang trans... parang Raider type na yung mukha niya. Yung head niya, no? Head, yung pinaka-headlight niya. Tapos, same din, meron din po siyang signal light sa side mirror.
Tapos ang kagandahan niya, sir, kung quality din talaga yung mga roof na ginagamit namin sa ganito. Talagang malulutong talaga. But, ano siya, flexible siya. Hindi siya basta-basta nababasag. Tapos hydraulic na rin pala. Tapos hydraulic na rin po siya, sir, kung. Tapos yung compartment niya, same lang din, meron din po siya sa likod. Ah, close compartment. Close compartment po. Yan. Tapos ayan. Ayan. Ayun, no? Tapos with crown light na rin po yan, sir, kung. Hindi nyo lang kinabit. Ini-install natin siya kapag upon releasing na po. For releasing. May trapal na rin po siyang kasama. Tapos stainless pa yung fender. Ayun nga, naka-hydraulic. Hydraulic na rin po ilang yung pinaka. Ilang kapasite naman ang pwede dito sumakay, Papa Joms? Good for 2 to 3 person yung passenger seat niya. Depende po sa size. Depende sa size ng uupo talaga. Siyempre, kung may mga bata pa, di ba? Opo. Grabe, at iba yung lalaki ng mga tubing dito. Mga tubing niya talaga, sir, kung para at least walang ingay, walang langit-ngit. Wala, smooth na smooth ang biyahe. Tapos yung handlebar niya, parang pang motor na talaga. Yes po. Tapos digital na rin po yung panel board niya, sir, kung. Kailan po tayo magpalit ng ano, langis, Papa Joms? Sa, dito naman sa, ano na, sa disc brake natin, sir, kung. Ano yan eh, Defender yan eh. Matagal. Taon naman po yan eh. Ah, taon naman po. Okay. Brake fluid natin, kumbaga. Brake fluid. Oo, depende po sa gumagamit talaga. Minsan, 1 year, 2 years. Ito perfecto sa ano, 'di ba? Yung iba pinamamasada. Yes po. Ginagamit nilang pamasada talaga 'yan. Lalo dito Montalban, San Mateo, 'yan ginagamit nilang pangpasada talaga. Ah, oo, tama. So perfect talaga dito. 10 inch na rin po ang gulong, Papa Joms. Yes po, sir, kung 10 inch na rin po. Halos lahat naman po. 'Yan po yung pinaka-standard niya talaga. Para at least, kung gamitin man nila sa mga rough road, hindi sila talaga talaktak yung daan nila ron. Tapos mga high ceiling na, no? Apo. Ito, parang napansin ko dito, medyo makitid. Ito talaga pitid. Apo. Ito na pitid, yun din yun, pero mas pitid ito. Mas pitid to. So, perfect to sa mga maliit ng space, eskineta. Apo. Diba, yung mahirap mag-park, kasi ito, pitid siya. Medyo slim lang mayat siya. Mayat siya, slim. Anong specs nito, Papa Joms? Bale, ito yung ating RK009 po, sir, kung. Specs niya, 60 volts, 23 ampere na po siya. Tapos, yung wattage ng motor niya is 800 watts na rin po. 800 watts. Pero yung compartment niya sa likod, basket po siya. Ayun, para sa mga okay, may wet goods, yan. Tama. Hindi gulay, po may ipon. Gulay. Pista, karne. Ayan. Okay na okay yan dyan, sir, perfect, kung. Tapos yun, syempre, nandito yung battery niya. Ang kagandaan sa mga gantong unit namin, sir, kung nasa taas po yung controller. Ba? Kasi, ang purpose po niyan, ang controller po kasi hindi po siya pwedeng nasa lapag. Kasi pag ang lugar mo is rough road, may tendency na maaalog-alog yung controller. So, ang sunod nun, masisira yung controller. Kasi medyo masiselan po yung mga chips niya sa loob eh. Kaya lahat ng controller namin nasa taas nasa po. Nasa taas talaga. Yes po. Safe na safe siya. Hindi siya nasa ilalim ng battery. Usually kasi nasa ilalim ng battery. Minsan may nangyayari na biglang full stop sila. Nang nangyayari, bumibigay po yung controller. Tapos ang kagandahan niya, sir, kung meron na po siyang lagayan ng milk tea. Tapos meron din dito may extra pang compartment, mga bulsa-bulsa. Tapos disc brake na siya yung front brake niya. Pero drum brake po yung rear brake niya. Tapos same pa rin. Yan, meron siyang hazard function. Tapos may Bluetooth speaker na rin na. And may cellphone holder na rin po siya. Yan, minifan. Siyempre, may trapal. Yes po, may trapal din kasama. Hindi mo mawala yan, sir, kong. Tapos automatic wiper na rin yan. Ayun. Diba, yung iba kasi dito nakalagay. Apo, nasa niya, taas. Operating niya dito. Ito nasa baba po talaga. Ganun pa rin, no? Taba ng mga tubo na. Mga tubo nila talaga matitibay. Tapos, naka-underglow light na rin po siya. Yun, no? Yan. Tapos yung signal light niya, kung mapapansin mo, sir, kung nasa fender po talaga siya. Yung iba kasi nasa pinaka-body niya. Okay? Nasa ilalim po eh. Ito, nasa labas na talaga. Yan, kitang-kita talaga kung bumiyahe man sila ng madilim, maliwanag talaga. May ceiling pa rin. Yan, may problem.
outside. So magkano naman kaya yung SRP nito, Papa Jones? Ito Sir Kong, ang price nito SRP natin is 60,000. Ngayon naka-promo po siya for only 55,000 na lang po. 55,000 pesos. Love yung 5,000. Murang-mura. Ito po yung available namin sa ngayon, Sir Kong, kasi fast moving din yung mga two wheels namin. Best seller din po yan. So ayan na lang po yung natira. Pero sa ibang branch, meron po tayo mga stocks. Okay, so pwede nyo i-refer sa yes ibang branch. Or alimbawa, dito sila malapit sa San Mateo branch, dadalhin po dito yung store. Pero magre-restock din po tayo ngayon kasi medyo puno tayo, Sir Kong. Pero may paparating po ng mga two wheels. Anong specs nito, Papa Joe? Bali ito, Sir Kong, naka 350 watts lang to. 350 watts? Yes po. Tapos 48 volts, 20 ampere na yung battery niya. Hindi kami nagkakabit ng 12 ampere kasi ang 12 ampere pang single rider lang po yun eh. Oh, okay. Kung gagamitin mo siya from Montalban to Marikina, sakto lang yun para sa isang tao. Pero kung magdadalawang tao ka, mas okay yung 48 volts, 20 ampere. 20 amperes. Kaya halos lahat po ng mga ganito namin, 20 ampere na po yung malalaking battery. Para talagang sulit. Kaya ang price niya, Sir Kong, kung mapapansin nyo, nag-range siya ng 17,000. Kasi yung battery, mas mataas po. Tapos yung mga ilaw niya, headlight niya, signal light niya, LED na rin po siya. Tinis na rin po ang gulong. Bali sa gulong natin, 10 inch na rin po siya. Pero yung battery nito, Papa Jobs, nandito po sa may harapan. Detachable po ba? Or hindi po, naka-built-in po siya, Sir Kong. Naka-built-in. Tapos with pedal assist na rin po siya. Yan. Oh, yan, may pedal. Just in case na malobat po sila, for emergency use lang yan, para makauwi pa rin sila. At least makauwi pa rin. Opo. Yan, panel board. Panel board, digital na rin. Tapos meron na rin pong lagay ng milk tea. Lagay ng milk tea, tama. Saka napansin ko dito, malaki pa rin yung frame. Malaki yung frame niya, Sir Kong. Eh, napansin ko dito na nilagyan ng sidecar. Yes po, meron tayong mga lumabas na ganun, Sir Kong. Parating pa lang siya, meron ng sidecar. Kasi malaki yung frame niya. Talagang makapal yung kakapitan niya. Dito sa may pinakatubo niya sa upuan.